guys. Gusto kong mag-share nito. Paano ba kayo mag-subscribe? Gusto ko lang i-share itong aking natutunan. At saka gusto kong mag-comment nga kayo kung ano yung talagang rules and regulations ni YouTube when it comes to subscribing another post or post of other bloggers. It at least 3 minutes up, you have to watch it bago ka mag-comment at mag-like at mag-subscribe. And kung meron kayong talagang nabasa na hindi ganun, ano ba yung dapat? Sa mga vloggers, yun ang prevailing na ginagawa nila. Kailangan mag-watch ka at least 3 minutes. Kung hindi mo kayang tapusin yung buong video, then saka ka mag-comment, like, and subscribe, and ring the notification bell. So, ganun yung aking protocol din sa ibang tao. At sana, sa mga ibang vloggers or YouTuber na hindi pa nakakaalam, eh, ganun po yung gawin nyo. Para wala tayong ma-violate. Kasi makikita ninyo sa inyong mga YouTube comments, makikita ninyo may mga spam or likely spam. Siguro yung iba, unintentional na gusto naman talaga niyang panoorin pero nauna nga niyang sinubscribe or nilike or nagcomment kaya siguro napupunta sa spam. One example is yung anak ko naglike siya pero napunta sa spam yung kanyang comment. Eh sabi ko sa anak ko, bakit napunta sa spam yung pangalan mo? Eh sabi ko naman sa loob ko, imposibleng ma-spam at hindi siya sincere dun sa pag-subscribe niya or pag-like niya or pag-comment niya sa akin. So siguro yung proseso lang yung dapat nating matutunan. Ano guys? Maaring sincere tayo sa pag-subscribe or genuine naman yung binibigay nating support pero it's just the process. So baguhin natin siguro yung process. Ang mauuna is to watch, then like, comment, and subscribe, or the other way around. Basta importante, makapanood muna tayo ng at least 3 minutes para hindi ma-spam yung ating mga comments. Kasi sayang din yon, hindi counted yon, di ba? Unless approve. Kasi ikaw mismo makikita mo, kung i-consider mo yon, i-approve. Tama ba guys? Please comment on this. Kasi nakikita ko, likely spam, tapos pwede mo namang i-approve kung makikita mo naman at hindi naman talaga spam yon or walang bad intention, pwede mong i-approve. So tulad yung ginawa ko dun sa anak ko, syempre in-approve ko yon eh. Ito pa yung nakikita ko, patapik, paakap. At saka ito pa, turuan nyo nga ako, gusto ko makuha yung inyong comments. Pwede ba yung hug-to-hug na term? Kasi ang alam ko, pwede rin sabihin paakap. Pero yung hug-to-hug, hindi ba mali kay YouTube yun or na i-spam yung ating comment pagka hug to hug or yung dati ko kasing ginagamit hug to hug kasi siyempre natutunan ko yun sa mga batang vloggers pero will someone correct me kung tama yun or nakita ko kasi merong punta sa spam na subscriber subscribe ang nilagay niya pero nakita ko kasi na spam eh. How about you guys? Anong pwede nyo i-share dito? Maganda rin kasi yung nagpa-follow talaga tayo sa YouTube rules and regulations na sinasabi ni YouTube, bawal ito, wag mong gawin. Kasi nga naman, disrespecting other people. Kung ganun yung ginagawa natin, halimbawa, pinindot mo yung subscribe pero hindi mo nga naman pinanood. Tapos, hindi kaya skip mo siya. Marami yung intervals.
So, yun talaga, makikita ni YouTube yun. Na, eh, 10 minutes yung video niya. So, nilaktalaktawan mo. Yun din ba, eh, hindi considered? Kasi ang alam ko, hindi considered yun or accepted. Kasi iniskip mo eh. Mas maganda pa na 3 minutes tuloy-tuloy, tapos saka ka nag-stop. Then, like, comment, and subscribe. Ito pa yung natutunan ko guys na gusto lang ipakita naman ni YouTube na mag-respect tayo sa ating mga kapwa vloggers at subscribers. So hoping guys na may natutunan kayo sa aking mga konting sharings at mga nalaman at mga naging kaalaman in the YouTube world. And see you next time, guys, for my other vlogs. Bye-bye.